At ngayon, sa pagpapatuloy po ng ating programa, partner, aking mga partner, ay atin pong masasaksihan ang isang makasaysayang kaganapan sa kasaysayan po ng Republika ng Pilipinas sa patuloy na paglaban natin sa insurhensya at pagpapanatili ng pambansang kapayapaan at kayusan ng ating bayan. Saksihan po natin ang mass oath of allegiance ng atin pong mga kapatid na nagbalik loob sa atin. Palakpakan po natin sila. Tinatawagan po namin silang lahat dito po sa harapan. Mga kababayan kong Pilipino, muli po natin silang yakapin at ipadama na sila po ay kabahagi ng Republika ng Pilipinas. Tumayo po tayong lahat at palakpakan po natin sila at ibigay ang atin pong paggalang. We would like to call our NTF Elcac Malacanang for his inspirational message. Ladies and gentlemen, a big round of applause to lead the oath-taking General Ernesto Torres, our Executive Director of NTF Elcac Malacanang. Mga kabayanihan, ang inyo pong nasasaksihan ay ang pagbabalik loob ng atin pong mga kapatiran sa makakaliwang grupo. Palakpakan po natin sila. Sila po ay ilan lamang sa aabot sa halos 100 surrendery sa pamamagitan ng CIA Bayanihan. Partner, ito yung naging tradisyon natin ng first. Yes. Yakapin natin ang ating mga kapatid na nagbabalik loob po sa pamahalaan natin. Ang muling paghilom at pagbabalik ng tiwala sa pamahalaan at muling pagbabalik sa lupang sinilangan at muling pagbabalik ng tiwala sa hustisya at pagbibigay ng respeto sa ating saligang batas. Isang simboliko po ngayong araw ang ating masasaksihan, ang oath of allegiance o ang panunumpa ng ating mga kapatiran sa pagbabalik po nila sa ating pamahalaan. Tinatawagan po rin namin para po sa mass oath of allegiance of NPA surrender ang ating pong NCRPO Chief Director Police General Jose Milencio Nartates Jr. para po pangunahan ang mass oath of taking. May we call on to lead the mass oath of allegiance of NPA surrenderees. Let us all welcome and give a round of applause the Director of the NTF Elcac Malacanang, General Ernesto Torres, the Executive Director. Represented by Director Baharin. Palakpakan po natin. Sir? Thank you for being here po. Mangyari pong itaas ang ating kamay at sumunod sa akin, sa aking bibigkasin. Ako si, ang inyong pangalan? Ay mariing nanunumpa na suportahan at ipagtanggol ang saligang batas ng Republika ng Pilipinas. At susundin ko ang mga batas at legal na mga utos na inilabas ng mga tamang awtoridad ng Pilipinas at mananatiling tapat ang aking pananampalataya at pagtatapat dito at itinatangi ko ang obligasyong ito sa aking sarili ng kusang loob na walang iniingatan
sa isipan o layunin ng pag-iwas. Kasihan nawa kayo ng Diyos. Congratulations po sa lahat ng ating mga kasamahan na namulat sa katotohanan na wala tayong mapapalang maganda sa armadong hidwaan at armadong pakikibaka kontra sa pamahalaan ng ating bansa. Pwede na pong bumalik sa ating mga upuan. Mga kaibigan, palakpakan po natin ang ating mga kapatid. Patuloy po natin silang yakapin. Nakakatuwa, partner. Actually, kinilabutan ako, partner, sa pangyayaring ito. Dahil talagang, lahat ng tao may pangalawang pagkakataon. At sa pangalawang pagkakataon na yun, dapat talagang yakapin po natin ang ating mga kapatid. Sa Pangulo at Chairman ng Citizens Information and Assistance na si SB Member ng Ilocos Sur, Efren Rafanan Sr. Of course, si DDG Abelardo Villacorta. The Honorable Imelda Papin, the former Vice Governor of Camarines Sur. Police Brigadier General Lou Evangelista. Colonel Benjamin Ariola from the PKG. Of course, Attorney Ocampo and Attorney Julius Magno. Sa lahat na nandirito ngayon na member ng CIA, isang mapagpalang hapon sa ating lahat. Nakakaunawa ako na ang tema para sa pagtitipon ngayon ay mamamayan, nagbabayanihan, susi sa kaunlaran at kapayapaan. Isang magandang mensahe na nagbibigay din sa kahalagaan ng pagtutulungan at inklusyon sa proseso ng pagtataguyod ng kapayapaan at kasaganahan para sa ating bansa. Ang tanging paraan para lubusan ng makamtan ang anumang tagumpay ay tiyakin na walang maiiwan sa likuran sa landas ng pagunlad. Bagamat maaring mas mabilis ang ating paglalakbay ng mag-isa, mas mataas ang mararating natin kung tayo ay magtutulungan. Isang mahalagang bahagi sa ideyang ito ng pagkakaisa ay ang pagtanggap sa mga individual na maging bahagi ng ating paglalakbay. Ang itinutukoy ko ay yung 58, yung 58 ating kasamahan na nagbalik loob sa ating lipunan. Sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, marami kaming proyektong inilaan, hindi lamang upang malutas ang armadong tunggalian, kundi pati na rin upang itaguyod ang kaunlaran sa pamamagitan ng pagsusumikap na ayusin ang lahat ng nasira ng mga Communist Terrorist Group or CPP, NPA, NDF. Sa nakalipas na 50 taon, actually po mag-55 years na ang ating problema sa CPP, NPA, NDF ngayong December 26. Gusto pa ba nating tumagal ito ng another 55 years? So ang kasagutan ay nasa sa inyo na po yan. So magtulungan tayo para ang lahat na ating mga kababayan na hanggang ngayon ay naliligaw pa rin ang landas at sumusunod sa komunistang armadong pakikibaka ay dapat nang matuldukan. Mula sa ilang direktiba ng mismong Pangulo, ipinapahayag ang malaking suporta sa maraming proyekto ng task force sa ngayon. Lahat ay may layuning mas mapagsilbihan
ang ating mga kababayan at iniisip ang mga pinakamalalayong lugar at mga panganib na lugar at tinitiyak na naramdaman ang ating mga pagsusumikap. Actually, magmula po nung nabuo itong NTF-ELCAC, maraming lugar na po ang narating ng ating mga kababayan or ating gobyerno para isakapatuparan ang pagbibigay ng ayuda at development doon sa mga lugar na yon. Actually, yung Barangay Development Program na isang pangunahing programa ng NTF-ELCAC ay meron ng 4,051 na barangay na benepisyaryo. Sa kasalukuyan, meron tayong ongoing na mga proyekto at ang natapos na ay mahigit 800 kilometrong farm-to-market road. Para sa ganon ay malagyan ng kaukulang daanan ang mga lugar na pinamumugaran dati ng CPP, NP, NDF at ang mga lugar na yon ay mga lugar na hindi pa nararating ng gobyerno. Sa ngayon, meron na po silang kalsada. Meron na rin po silang mga patubig. Meron na rin po silang mga eskwelahan dahil sa kasalukuyan, mahigit 300 na eskwelahan ang naipatayo na sa pamamagitan ng NTF-ELCAC. Meron na rin mahigit 200 na mga health centers na naipatayo sa pamamagitan ng NTF-ELCAC. Sa kasalukuyan po, mayroong mahigit 5 milyon ng kapwa nating Pilipino na tumatamasa sa ating programa ng NTF-ELCAC. Ngayon ay magpapasko na naman. Isang panahon ng kasiyahan at pagbibigay at sa pagtanggap natin sa bagong taon na puno ng bagong pag-asa at pagkakataon, magalak tayo para sa lahat ng pamilyang ating naging buo at ipagpatuloy natin ang pagbibigay ng regalong artistikong tulong at pangalawang pagkakataon sa ating mga kapwa Pilipino na nangangailangan para sa mga nasa bakuran pa o natatakot na lumitaw. Ito ring ang aking paanyaya sa inyo, kayo ay laging welcome sa pagbabalik. So ang tinutukoy po natin dito, yung ating mga kababayan na naliligaw pa rin ng landas at sumusuporta sa armadong pakikibaka para papagsakin ang ating bansa. Marami na tayong nagawa para sa bansang ito at sigurado ako na habang patuloy tayong or patuloy nating ginagampanan ang ating bahagi at patuloy na nagtutulungan para sa isang mas magandang bukas, mas marami pa tayong magagawa. Habang inililigtas natin ang 58 individual mula sa hatak ng CTG or CPP-NP-NDF, marami pa tayong mga kababayan na nangangailangan ng ating tulong. Kailangan nating magtulungan at magpatuloy bilang isa. Isang mapagpalang hapon sa ating lahat. Maraming salamat po.